Ito yung isa sa bahagi ng isang forest land. Pero ito ay mga secondary forest na lang. Kasi nakuha na ito ng mga naglaging noong mga 1970s to 90s. Kaya ito na lang po yung mga natitira. Tapos yung ibang bahagi nito, ginagawa nilang taniman. Pero yun niya, yung mga ibang bahagi ay hinahayaan na lang nila. Kasi nga, para ma-protection din at magkaroon sila ng kanilang pagkukunan ng tubig. Kasi napakalaking tulong ng forest kapag mayroong mga malalaking puno na siya pinagkukunan ng tubig dahil ang malalaking puno ay siya nag-absorb ng mga tubig. And sinama po ako dito para bisitahin talaga ang lugar nito. Ito pong area ko, ito ang ginawa nilang taniman. At ito nga, inire-reserve nila itong mga punong kahoy na yan. Yan, nakakatuwa yung mga biga, yung mga endangered plants. Ayun, hindi nila pinuputol. Ayun na, marami po siya mga tiger. Para po mapanatili pa rin yung kagandahan nito mga kakaibang mga rare plants na meron dito rin sa kanila. Talisay bundok. Katmon. Meron din po. Halos po lahat ng kahoy ay ito po, marami din dito mga native trees. Mga Philippine native trees. Kaya lang, ayun din. Hindi ko rin ma-identify masyado kasi hindi din ako masyadong aware sa mga punong kahoy. Pero kung makikita sa aklat ng Philippine native trees, karamihan ay meron po dito. Tapos makikita pa rin po ninyong kagandahan dito yung mga vines na naglawit na pwedeng magbagin.